Mayroon akong special guest para na medyo maging manly naman kasi ang dami kong lalaki. What? Followers, subscribers. Ano? Bobby Bear, may nakita kong Evo. Reviewin mo. Dali. Talent pito, ha? Sa kama. Ayun, ano? 2010, Evo 10. 2 liter 4-wheel drive. So, yun, ano? Lancer 40s body. Ano, mga dumadaan na to? Ito, carbon fiber, magaan na matigas. Ito, aluminum naman to eh. So? Eh ba kung ba't niya kinarbon pa? Huwag ka na ma-so-so dyan. Sa comment section mo na lang ilagay yan. So, 2 liter turbo with intercooler 4B11. Hindi na po siya 4G63. Ayun, natapos yung 4G63 nung Evo 9. Pero ito may Mybeck din. Yung 4B11 all aluminum. Ano ba yun? Open deck, closed deck. Ewan ko, puta, hindi ko alam. Hindi masyadong interesado sa 4B11 eh. Kasi alam mo naman ako, 4G63 for life, no? Yan ang mga madalas pinepeke na Max Beto. Original to. Brembo brakes. Kapareho nung Evo 5. Pataas. Brembo na sila lahat. Front and rear. Dito na ako eh. Nabasa ng hangin to. Kumagana ba to? Wala namang butas eh. Parang hindi. So, parang design lang. Aluminum kaya ito? Parang plastic eh, no? Aluminum to. Pero, mahalin to, baris. Dati, may isang Amerikano, nagpapaturo manligaw sa Pilipino. Tapos, may gusto siyang sabihin, kasi ano siya eh, poetic spoken word artist siya eh, ganon. Sabi niya, "Hey Pedro, please translate. You're like an angel who fell from the sky with the big wings." Joe, this is what you say. Para kang anghel na bumaba sa langit na may malaking pakpak. Yan, para sasabihin niya doon sa nililigawan niya. "Okay Joe, you tell that to the girl. She will kilig." You know what kilig? Kilig is that feeling. Yun, so si Joe lumapit na kay Bebelin. Bebelin. Sabi niyang ganon. "Yes, Joe." Gumanon. "I have something to tell you." Sabi niya, no? "Yes, Joe. Tell me." Sabi ni Joe. "Para kang anghel na bumaba sa langit na may malaking pekpek." Ano na, kasimbahan tayo. Ayun. So, yun. Napakpak to, carbon fiber. Sa US version eh. May malaking pekpek. Okay. Twin exhaust sa likod. Evo X. Dapat dyan 10. Minsan basa nila X. So, whatever, dude. Ito may diffuser. Parang ano, hindi mo kung original yan, oh. Lazada Racing. Original man siya. Buksan mo. Buksan mo. Di ma... Oh, ayaw, di ba? Nakalak. Oh, bakit? Oh, kasi meron yung TT sensor. Eh. What? What the fuck? Ganang special features ng Evo X. Oh, yan. Mukhang ano, Lancer lang na Lancer EX. Alam mo yung Lancer EX? Hindi. Yan ang dati mong Lancer, X mo na. Oh, Ricardo, maraming dumadan, matatamaan yung kotse ng may kotse. Kanina kotse ba to? Shout out sa may-ari. Pasensya na, nireview ko yung kotse mo. Kung babasagin ko, joke lang naman to. Ganda naman kotse mo. Tingnan mo, Ricardo. Yan, gandang texture. Na? Pati tingnan mo, yan oh. Oh, evolution, ha? Okay. Doon ka sa kabila. Nakakasing TT sensor. Kaboom! Okay, nasa loob tayo ng Lancer Evo X o Evo 10 kung paano niyan. Ito yung shifter niya. Short throw, ganyan, silang. 'Yon. Tapos ito WC. Try natin i-start, no? Mayari, pa-start, ha? Baka ng clutch. Okay, na? Ito niyan. So, pag pinipindo to, nag-iiba. Garbel, tarmac, snow. Yan, mga magagaling na driver lang nakakaramdam kung anong pagkakaiba niyan. Okay. Yun, parang Lancer din. So, typical na Lancer, ang unang masisira dito, aircon. Pangalawa, bintana. Tapos, susunod yung mga suspension, kakalampag na. Pero dahil Lancer is life, I'd rather push my Mitsubishi than drive a Honda. Climate control.
ano, mukhang Mitsubishi lang na ordinary. Lancer din naman siya, basta. So natin ni engine as if naiintindihan natin yung nagaganap doon sa loob. Oh, gaano? Ayun gaano kasi carbon fiber. Maybach turbo for hindi pa yan yung 4V11 kasi cover lang yan. Yung 4V11 nasa ilalim talaga. Tapos yung 4D63 nandiyan yung intake manifold. Yan, intake manifold nasa harap na, parang K-series Honda. Tapos exhaust manifold nandun sa likod. Sa mga dating Evo andito, kabaliktad. Yun, no? Ano pa ba? Ito, yung may-ari, baka dumating. Tuloy na nga natin to. Okay, drive natin, no? Sama natin ng buong pamilya, no? Kapatan sakay. Family car nga kasi to. More doors mean more hoes. Wow! Hoes! Oh, more doors mean more friends. Aray, saan? Hoes, ang pota! Gusto mo nandiyan ka? Napaka-safe niya. Mag-hitbelt ka sa likod dahil paliliparin ko tong Evo na to with a malaking tech pack. Safety feature noon, yung rosaryo lang na nakasabit dito. Tawa-tawa ka dyan! Ang driver noon, yun ang isa pang safety feature noon. Wow. Pero siyempre, kahit anong safety feature, pag tanga yung driver na nasa paligid mo, makakaiwas, mamatay ka pa. Mamamatay ka pa rin. Tapos yung tunog na. Hindi na mechanical, electronic na. Yung, chinelas friendly siya guys, chinelas friendly. Yung mga Evo 6 tsaka Evo 3, hindi siya chinelas friendly. Dapat nakasapatos. Kaya pala, kung mapansin nyo, nung in-start ko, pwede nyo mapapansin kasi nasa paan ang nagagaling. Kailangan mo tapakan yung clutch bago mo i-start. Kasi designed to sa mga audience na naka-primera, tapos biglang pag i-start ka, kadyon. Ang tawag doon ay... Tanga. Si... Ano? Natin silang i-judge. Tawag doon, safety feature. Kasi ganun ako minsan. Oh no! Oh no! Kajon. Sayang naman ang mga varis-varis natin dyan. O, sesyete tayo, may lampak po. O, ayan. Kasi ganito dapat mag-drive. Dapat mag-drive. Gag. G-style. Tapos nakatira ka sa south. Kaya tayo ng medyo maluag-luag. Ayan, ano, madali naman siya i-drive. Magaan yung manibels. Kahit na mataba yung gulong. Kita nyo gaano kataba yung gulong neto? 275 mga kapatid. Oh baby. Ayos ba dyan sa likod? Bago pili kumata niyan, mahal yan. Magkano magpaganyan? 2.5. Pag piniliguan, malalagas yan. Hindi naman. Ito na. Here we go. Dito sa atin, siyempre. Ramdam ang bigat niya guys. Oo, mataas naman mag boost. Nakikita ko. Okay lang ba sabihin sa may-ari na nagwa 1 bar yung boost natin? Sorry Tanya. Sabi niya eh, say mo si Mets. Never ride on your friends, always keep your mouth shut. Di ba nagsi-seatbelt? Puros gang ka ngayon ng social media. Wala kang kadala-dala, diba? Yung Honda, hindi ka nag-seatbelt. Yan, hindi ka nag-seatbelt. Yung BB, hindi ka nag-seatbelt. Sinabihan siya ba? Hindi naman. Okay na yun, ano? So isang round lang, no? Oo. Baka sumabog pa to eh. Well, sisihin pa nila ako. Last touch ka pa. Oo. Oh. Ito, leather to. Pakita mo nga to, leather. Pero comfortable yung ride rin, no? Fairness. Parang siyang normal na kotse na pagka din drive. Hindi yung tipong, alam mo,
lumbar support. Wow! Yung hinahanap ko sa kotse, di ba? May lumbar support. Mga sinaunang legends of the 90s na mga Evo. Bali! Basagan ng buto, chiropractor friendly. Dami yung alam. Ayan, yan, 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 yan. Well, talent figure ito. Ano mo? Isaw. Itong side mirror naka-zoom in. Original kaya ito. Baka may ding banawi itong side mirror na to, ha. Yung mga sinaunang Evo, parang pag nire-rev mo, parang may ano eh. Hindi solid. May pakiramdam na, hindi naman sa hindi solid. Parang, lakara mo, baka may masira dito mamaya. Lakara mo, baka may masira dito mamaya. Lakara. Parang may ganun na, kailangan mo magdasal na, Lord, sana makauwi ako na hindi sa tow truck nakasakay. Ito parang ano eh. Yeah, you'll get there. Okay, thank you. So, pagpapa-experience, shoutout sa may-ari nito. Oh, ano? Okay na? Yes! Tingin nga kilay? Hindi kilay! Hindi kilay! Pilik mata! Oh, pakita mo yung kay Mela, yung pilik mata. Oh! Happy Chinese New Year! Oh, yun ano? So, yun ang review ng Evox. Sana nagustuhan nyo. Okay naman. Pwede na. Kung tatanungin nyo, kasi nakadrive na ako nung lahat ng generation ng Lancer. Evo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tapos ito 10. Anong paborito ko? Hulaan nyo na lang kung alin. Siyempre, bias tayo doon sa mga meron tayo. So there you have it, Bebelins. Kung gusto nyo magkilay, o kaya gusto nyo kotse, o kaya makipaglandian, isang channel lang ang dapat nyong subscribe-an. Press the subscribe button down below. Eh, takot mo sa akin eh! Yan. So, like, share, and subscribe, and hit the bell button. Mga Bebelin, and don't forget to go to Steak to One. Yeah. Yes, on Circle. Yeah. Ayos? Bye. Talent Pico, bye-bye. Okay, sarap Talent P. Sarap, ulit. Number one. Bebelin, number one.